Hi everyone, I'm Nadine Lustre and I play as Lyra in The Leader. So for this segment, makakwentuhan natin ng isang real-life content moderator, si Patty. Hi, sawadi. How are you? Okay lang ako. Mainit ba? Yes, it's so hot. It's kasi so hot nandito ka. Oh my God! Char. Pero Meron akong questions for you kasi sobrang curious ako about sa content moderators, especially after pumapanood yung cleaners na documentary. Mm-hmm. Yun kasi yung pinakaunang, I guess, yung introduction ko with content moderators. Mm-hmm. I mean, I've heard about content moderators before, pero hindi yung ganun ka. Hindi ako ganun ka-informed. Mm-hmm. So, paano ka nakapasok din ng content moderator? 2019, actually kaka-resign ko lang dun sa previous company ko, sa BPO. Then I've decided to work as a freelancer. So, nahanap ko siya sa isang platform, online platform. Yung content moderator kasi sa BPO is different sa freelance. BPO is really more on the social media part, like Facebook, TikTok, yung mga ganon. So, kami naman, cybersecurity, na nire-rent kami. Like, most of the time, nagmamoderate kami sa forums. Meron bang mga qualifications para maging content moderator? Actually, wala siyang qualifications. Kung sino lang game talaga? It's not really like game talaga. Pag maganda yung comm skills mo, of course, syempre. Pag magaling ka mag-document, number one yon. Mainly kasi, ang unang tanong sa amin ng mga boss namin is, okay ba sa'yo yung ganito? Talagang sinasabihan na kami kagad on set. They're setting expectations. At least they're honest about it na, tsaka mayroon ng expectations. Mm-hmm. So, ganun yung ano, like before nung nag-apply din ako, sinabi nila sa akin, okay ba kayo ng ganito? Open ka ba ng ganito? Which is, yung para sa akin, syempre galing ako sa BPO, it's weird. Why would you ask questions like that kung okay lang sa akin makakita ng mga adult stuff, something that's not normal na nasa internet. So, ayun. So, how did you feel when they were asking you na, are you okay to see like, you know, yung mga videos na ganun? Did you feel weird? I felt weird. Pero, ang iniisip ko kasi is really the money. I'm after the money, the income. Sabi ko, wow, okay ito ah. It's $12.50 per hour. So, ano siya? International? International. Cyber security in it. Okay. Ano ba yung nature of work ng isang content moderator? Para lang ma-explain din natin sa mga viewers natin. So, content moderator is really like, you know, as you've mentioned, napanood mo yung cleaning up. Sa mga forums na yon, meron silang, let's say, mga signals. Signals like mga pedophiles online, like pedo bears. Tapos mag-share sila ng mga link doon. Anyone up to, tapos kasi bears. Kasi pag forum, you can, kahit sino, pwede gumawa ng account, pwede mag-register. And hindi siya trackable. Okay. You cannot track it, unlike hindi ng Facebook. Hindi nag-register ng IP address. Nagre-register siya. Hindi siya tulad ng Facebook. Ang what I mean is like, hindi siya tulad ng Facebook and TikTok or like other social media platform na andali, oy, merong account dito, may dummy account. Right? Mm-hmm. So unlike sa forums, kahit di ka mag-sign hindi siya up. Hindi madaling matrace. Well, madali siya from a server, pero most of them are using VPN. Kasi it's illegal nga eh. Diba? Illegal yung okay, get. So I'm learning also. So, unlike forums, they don't need to sign up. Diba? They can just pwede comment. Pwede anonymous eh, diba? Yeah. Yun nga yung ano doon, yun yung kakaiba doon. Unlike social media na, kailangan mo ng email, diba? Oh, you have to verify number the number. Also, very diba? These are forums where people can randomly post anything. Mm-hmm. Online, which is mas masakit. Ang hirap i-clean up nun. Oo. Kasi they have these links na ang dami. They have these codes, you know, pedo. Meron pa nga one time website na shinare dun sa forum na yon. Randomly, you can just see kids dancing. Pero those are kids na dancing. And guess what? Yung mga kids na yon galing siya sa mga grab photos sa Facebook. Like, grab photos. Like random photos. Random photos on Facebook. Yung mga nanay na nagpo-post ng sexy pictures, mga nanay na nagpo-post na naka-bathing suit yung anak nila, tapos nagsasayaw. And akala ko nung una normal siya. Then, nagulat ako. Pagkabukas ko nung comment section, dun ko na nakita yung mga disgusting comments of these adults about dun sa kids. Different people from different countries. Tapos ayun, dinocument na namin. O ito yung nakikita namin sa website and all. Nothing ano ah, walang ginagawa knowledge, sa kids pa yon. Nothing pa talaga. Nung sinubmit ko, ang maaano ka doon, the disgust is really the comments. Like hindi mo alam yung anak mo, you're happy posting their pictures na in-exploit na pala. Hindi mo alam na ina-exploit na pala. In other terms, hindi mo alam na inaabuso na yung anak mo without you knowing it.
as a mom or as a parent. It's so scary, no? Kasi for you, like, it could be a harmless photo or a harmless content video, pero pag nag-grab kasi ng iba, like, you don't know what they're gonna use it for. Exactly. Siguro, ano na lang yung effect sa'yo nung nakakita? Itong video na to, ito yung pinaka-traumatizing na video na nakita mo. Ano yung naging effect niya sa'yo mentally? If you're comfortable. Yeah, I'm comfortable naman. This is for awareness din kasi for people who wants to work as a content moderator. It's not a fun job, guys. It's not. Like, I'm seeing tweets kasi and comments na parang sinasabi nila, this is my dream job, manhid na ako, like, I want to feel something. It's really not something that you know, you can call a dream job. I'm not a content moderator, but I can imagine the effects of seeing these harmful videos on your mental health. Yeah. Ako pa nga lang, yung mga videos sa Facebook na minsan nakakalampas, like yung mga accidents or, you know, anything about animals. Yun pa lang, hindi ko na kaya. What more if it's something as dark and as violent as the ones that content moderators like usually see? It really affected me. This is you know, an honest. Maganda rin kasi talaga to talk about this. Kasi people are thinking na brutal lang yung makikita nila online. It's not just the brutality. It's about, you know, human trafficking, people who are being abused. And it affected me as a person na syempre, I've experienced that as well. Well, trigger warning. Pag it affected me in a way na I hurt myself. Honestly, I hurt myself. So I'd say na self-harm survivor ako. And it really triggered me. Since 2019, every time that I see those contents, I hurt myself kasi wala akong magawa para sa kanila. I cannot save them. The only thing that I can do is watch them suffer. And as a mom, na nakikita mo yung anak mo na, like, my daughter is 3 years old at that time, nung pumasok ako as content moderator. Naging aloof ako sa tao. You know, a lot of my friends noticed na hindi na ako nakikisama sa kanila. Yeah. Hindi na ako nagpo-post ng positive things sa Facebook. Kasi kilala ako sa Facebook na sobrang saya. You're very, like, bubbly. Bubbly. Like, funny, di ba? Yung sobrang upbeat ko. Kasi, syempre, di ba, hyper yung peg natin. Yeah. So, nagulat sila na, bakit ganon? Yung pinapost ni Patty, puro about depression, puro about self-harm, to a point na hindi nila alam, I'm asking help already. I'm looking for a friend na masasabi ko. Kasi yung asawa, madali lang yun eh. Sabihan mo siya, oh, babe, oh, ito yun. Ito yung nakikita ko everyday. Pero it's still different if you talk to your friends about it. Kasi feeling ko parang nasa akin lang eh. Na, yung ako lang, na hindi ko masabi na. Hindi naman nare-relieve yung weight from you eh. Parang, okay, sinasabi mo, pero it's still there. Kasi parang, gets kita. Like, ako din before, pagka ganun, lagi akong nag-open up sa friends. Parang rather than the partner. Exactly. So, yun yung naging ano ko, yun yung naging problema ko. It's really, you know, yung ikikip ko lang siya sa sarili ko. But, and the best thing that I can do is really hurt myself kasi wala akong magawa for them. Yeah, but also, sometimes kasi like asking for help, parang hindi mo din siya magawa. Dumaan din kasi ako sa phase na yan na parang I'm really like, I needed help. But I was too ashamed to ask for help. So parang rather than, you know, going online or talking to my friends or being honest about it, I was also like, self-harm din. Ganun. I also went through it. Yeah. So that's why I understand. But I don't fully understand what you went through as a content moderator. But, you know, like, I've been through so much as well. Actually, masaya ako kasi nagkaroon ng movie na tulad ng Yan the Leader. Kasi, you know, people just see policeman, doctor, sila yung frontliner, yung mga nurses, pero hindi nila nakikita kami. Alam, if I can remember, tinanong ko yung asawa ko, ito medyo natatouch ako kasi sabi ko ganun, tingin mo, nakikita, alam ng mga taong may katulad ko. This is what I feel about, you know, working as a content moderator. It's like abuse. At first, manhid ka. It's like, it's nothing, right? It's nothing. Pangalawa, second phase is parang medyo maaalala mo siya, medyo it masakit siya sa'yo, it haunts you. Tapos third phase is, I feel, because this is based from my experience, doon na pumapasok yung PTSD. Yung, you know, ito, I'm not sure if you're going to include this, pero this has affected, you know, my sex life with my husband. Every time na gagawin namin yon, I remember, you know, the kids na ina-abuse. Yeah. So talagang antagal bago kami nagkaroon ng maayos na
na eme. Yun na lang, I'd say, yun na lang. Na eme. Yung asawa ko, nagkaroon kami ng problema. Like, I'm so depressed. Of course, like, it really does something. Nagpakamatay pa yung isang kaibigan ko. And mas lumala, palumala siya ng lumala. Na nakatago lang ako sa kwarto, watching all of these videos na sometimes iniisip ko, kaya ako laging tinatanong sa akin, do you think, alam ng mga taong may katulad ko? Yeah. Tingin, naiyak talaga kasi, hindi kasi alam ng mga tao na may katulad namin. Ang alam lang nilang frontliner is nurses, mga doktor, mga nurses, pero yeah, lahat ng negativity para lang maprotektan yung mga bata, mga tao online. Online. Is we have to delete all of this or report all of this content. But also, ang hirap nun kasi yung workspace mo, yung house mo din eh. So parang yung home, it's your home. It's your home. Like, it should be your safe space. Exactly. Pero, like, that's where you're working. Dun lahat. Dun talaga lahat. Ang, di ba, nakakakilabot. Pero I'm really happy kasi wala na lahat ng videos dun sa PC ko. Sobrang happy ko kasi. And we're also using VPN, by the way, kasi it's not safe. Kasi yung mga sites na pinupuntahan namin is like, you know, totoo kasi yung mga deep web na yan. Na akala ng mga tao, it's fake. Ano lang yan. Oo, pero it's real. Kapag pinasok mo yun, talagang, ay nako, mag-ingat tulad ka, hindi, tsaka mag-ingat ka. Kasi hindi mo alam kung anong, what you stumble upon. Yung friend ko din ganyan, parang kinapwento niya pa sa akin na may pinuntahan daw siya sa, ano nga daw, sa dark web nga daw. Parang, may na-access siyang camera ng isang stadium. Oh my God. Ganun yung napuntahan. Buti hindi siya na-hack. Or hindi siya nabuksan yung camera. Or something. Yeah. Technology is scary. They asked us nga kanina sa press con, parang what you love most about the internet and what do you hate? Ah, shit. Ako naman parang sagot ko, I love that you can share. You, like, put out your personality for, like, the whole world to see, like, people getting to know you, ganyan. You can connect with your families abroad, or far away friends, ganon. But what I don't like about it is that it's become so toxic. It's become a weapon against, like, humans, na in a way na parang there's so many, like, you know, people shitting on other people. Triggered, diba? Triggered, like, so, moving on to my last question, para maging ano naman tayo. Para maka move on na tayo from this heaviness, because this whole conversation has been so heavy, but I'm really happy that you're here to talk about it, and you've been, like, so gracious. Nagtanong din ako sa kanya noon eh, sabi ko ganun, mabigat na mabigat ba yung tatanong? It's really, yeah. I mean, you mean the question. Ang dami ko din kasing inad na question. Kasi ako din talaga. Pero ang galing naging conversational, yeah, di ba? Mas okay kasi siya. Kasi sobrang curious din talaga ako. Pero, nung nakita mo yung trailer ng Deleter, ano yung na-feel mo? Like, kasi di ba, naging exposed ako dun sa mga brutal abuse. Yung sa side ng mata ko, ewan ko, I'm not sure kung may psychology doon. Yung parang, may peripheral view ka na parang, may nakikita ka sa mata mo, tapos napapaganong ka. Biglang may gagalaw, may dadaan. And I'm not sure kung may, ano doon, kung meron nga bang kinalaman yun sa kon. Plan ko siyang panoorin. Yes, please. Please watch it with your hubby. Yeah. Ako, I'm really excited. I mean, horror naman siya, but I mean, mas horror naman yung real life. Ah, yun nga yun eh. May nagtanong noon, no? Sabi niya, sa real life ba may ganun? Ang totoong horror kasi is really seeing people get abused, seeing people get killed, animals na pinapatay. The way she views life, it's completely different. Pero meron kasi siyang isang line. Gusto ko lang i-share. Yung lyric niya, yung lyrics ng song niya, yung line was, hell is not a place, hell is other people. Thank you. Thank you so much. Thank you guys for watching, and sana panoorin po ninyo ang Deleter. December 25 na po yan. Lapit na! Content moderator ka pala. Full time. Buti hindi ka na trauma. Buti nakakaya mo.